Higit kalahating oras na bilad ang mga pasaherong ito. Pinababa kasi sila sa surprise roadworthiness inspection ng IAC o Interagency Council for Traffic sa isang terminal sa Alabang Muntinlupa. Unang pinuna ang pasong prangkisa ng bus na ito. 2012 po nakalagay po. September 2012. 2018 na po tayo, ha? Baka po nagkamali lamang ng dampot yung aming liaison officer na padala sa aming driver, bus driver, yung aming copy ng kanilang kuha. Importante hindi paso ang prangkisa ng mga pampasaherong bus. Pagpaso kasi ito at nadisgrasya o nakadisgrasya, walang insurance na makukuha ang mga biktima. Inis na inis naman ang mga pasahero na pinalipat na lang sa ibang bus. So, kailangan po nang hingi namin ng konting sakripisyo dahil yun po, ang tinitiyak po namin unang-una po, yung sinasakyan nila ay ayos, ligtas, may tamang papeles. Naantala naman ang biyahe ng ibang pasahero papuntang Southern Luzon dahil may ilang bus na tila umiwas sa terminal habang ginagawa ang inspeksyon. Nakakaabala masyado. Imagine na one hour na ako mahigit dito, Quezon lang ako pupunta. Okay lang maliit, maski gabi na kami dumating doon. Basta importante, safety kami. Bukod sa mga dokumento, tinitignan ang gulong, spare tire, mga ilaw, tools, fire extinguisher, seatbelt, early warning device, pati ang mga wiper. May ilang bagsak. May nakitaan ng mga sirang ilaw, wiper at kawalan ng mga fire extinguisher. Wala pong maliit na bagay. Kasi po ang aksidente kahit anong oras mangyayari. Pero pangunahing paglabag na nakita ng IAC ang mga kalbong gulong. Ang iba, walang reserbang gulong. Yung ibang meron, kalbo naman. Talagang lahat-lahat ay walang spare tire. Malapit kasi ang biyahe. Ibut na po yung gulong daw ninyo. Hindi pa naman yan, ma'am. Okay pa naman yun. Dudulas po yan, lalo ngayon tag-ulan. Pag pumreno sila, hindi kumapit. Tinikita ng mga bus, hindi na pinayagang bumiyahe at pinabalik sa kanika nilang mga terminal para ayusin ang mga paglabag. Samantala, pinatawa ng LTFRB ng 30-day suspension ang Joycel Express Bus na naaksidente nitong Martes dahil umano sa pumaliang preno. Ang iba pa mga bus ng Joycel, isa sa ilalim muna sa roadworthiness inspection. Salima Rafran, Nakatutok, 24 Oras.